Oh my god! Punk. Is it a prank? No. I don't wanna deal with another baby. Oh, no. Good morning, guys. Lakas ng ano ko, diba? Hinga ko. Kasi guys, so sa flow up ay 15 days delayed tayo. Oh no! 15 days. Kakasabi ko lang nakaraan, diba? Hindi dapat magkakaroon ako. September 4 kasi dapat magkakaroon ako. Before yun kasi, ito nakakaramdam na ako. Nabanggit ko yun sa vlog yung parang mga PMS na symptoms ko. Na parang nanghihina ako. Lagi naman ganun. Simula nung January. Para lagi akong magkakasakit. Ganyan. Kaso, lumipas ng 15 days, hindi pa rin ako nagkakaroon. OMG. Tapos ganun pa rin. May araw na malakas ako. May araw na parang ang bilis ko mahilo. Nanghihina ako. May araw na sobrang taas naman ang energy ko. Kaya linis ako ng linis. Pero other than that, wow, English. Wala naman ako yung iba nang nararamdaman. Hindi ko rin nararamdaman na mabilis yung pintig ng ano ko, yung mga pulso, walang ganun. Yun lang talaga, yung parang mga PMS na symptoms. So, wala rin naman akong, hindi rin malakas yung pang-amoy ko, hindi rin naman nagbago yung pang-lasa ko, pang-amoy, wala. Wala rin, inuubo si Louie guys. Kahapon pa yun, ponubo. Kaya hindi ko muna pinapasok ngayon kasi baka makahawa pa. Tsaka para makapagpahinga na rin siya. Ah, ito na naman tayo. Bumili na ako. Kakabili ko lang. Kakadating lang niya. Umorder ako sa Grab. Actually, para sure, tatlo na yung binili ko. Game. Para matapos na to. Para malaman natin. Hindi yung puro tanong ako sa sarili ko. Kasi mamaya, second session ko ng root canal. So, para ma-inform ko lang din si Doc, if ever. Pero, sinerge ko naman, safe naman daw ang root canal kapag ka buntis ka. Hindi lang ako sure pag first trimester ka. So, wait lang ba isa. So, ayun. Na-search ko naman na, yun nga, safe naman daw ang root canal sa pregnant. So, ayun. Kasi kinabahan ako. Isa ko, kung buntis ako, nagpa-root canal ako last week. Kung baka mamaya, may ano yun. Hindi siya safe sa buntis. So, yun. Safe naman siya. Pero, yun. Tatanong ko na lang kay Doc mamaya. Pero, this is it. Go. So, ayun guys. Ako ay nakaihi na. And tinakpan ko muna siya. Pagkaihi ko, tinakpan ko agad siya. Kasi gusto ko sabay-sabay natin makita, guys. Nanginginig ako na ewan. Pero kasi, hindi pa ako ready. Pero, kung nandiyan na, edi magiging ready tayo, ano. Napag-aaralan naman yan. If ever, kasi first time lang na meron akong newborn na meron pa akong 2 years old. Kasi kung mapapansin nyo, ang laki ng agwat nila eh. Si Ayi, dumating si Louie, 4 years old na siya. Si Ollie naman, dumating si Louie, 6 years old na siya. So, hindi na masyadong alagain. Yun lang yung medyo challenging, pero kakayanin. Tapos, pagkabuntis pa ako, medyo, alam nyo na, di ba, lagi akong pinagbebedres kasi medyo sensitive tayo pagkabuntis. So, sana lang ngayon hindi. Kung buntis. Oh my God! Louie, sama ka kay mami. I-check natin pag pregnant si mami, okay? Wait lang, may ano ka pa. May chocolate ka pa sa labi. Wait lang, can you remove your, cellphone? What? You're playing? Okay, later na lang. Yippee! Okay, ako na lang guys. Oh my god, 5 minutes. Inaantay ko lang mag 5 minutes. Oh, you're playing with your bestie, okay. Grabe yung nginig ko. Tapos nung mga ilang araw din, may time na kapag pahapon na or paggabi, nanginginig ako. Hindi naman yung sobrang chill ah. Yung parang ang bilis ko lang lamigin. Eh ganun ako kapag first trimester guys. Ganun talaga ako. Lamigin na nga, mas lamigin pa ganun. Eh prone din kasi ako lagi sa UTI. Ganun din ako guys kapag ni-UTI. And dati nade-delayed ako kapag may UTI din ako. So medyo magulo. Kaya sabi ko, ayoko na mag-isip, magpipiti na ako para alam ko na para tapos na ganyan at makapag-check up natin and makapag-ingat-ingat sa mga kilusan. 5 minutes na ba? Paano ko ba ito ma-set ng ano? Wait lang, siniset ko rin kasi yung phone ko. Game? Game na. Okay. Lord, kayo na bahala kahit ano. I believe in you. Ah, tari. Go.
sobrang clear. Ang clear. Nanginginig ako. Hindi ko alam, iiyak ba ako or ano. Pero naghahalo yung excitement ko kasi baka baby boy. Eto na naman, pero syempre kabado or ano. Pero kakayanin naman namin to. Oh my God! Kung kailan nagda-diet na naman ako. Kaya sabi ko na. Nakakaloka. Wait lang. Ang liwanag, guys. Hindi man lang siya faint line muna. Sa bagay, kasi 15 days na akong delayed eh. Si Daddy Al talaga, kapag ka talaga nag-workout ako. Louie, halika. Look, this is a pregnancy test. If this is two line, mommy is pregnant again. That's a fake one. That's a prank one, I think. No, Louie. Ayan o, nag-pee ako. This is not a prank. So, pag two lines, pregnant si mommy. Ano sabi mo kagabi? Nothing. May sinabi siya kagabi. Nothing. Sabi niya, I just suddenly want a baby brother. What? It's just that there's only sisters now. Huh? It's just that there's only sisters. Mm-mm. So, pag two lines ang nakita mo dito, it means mommy is pregnant. Pag one line, I'm not. Okay. Okay? Are you ready? 1, 2, 3. That's not a prank one. This is not a prank, Louie. Ayan o, may pee ako dyan o. Ayan o. Oh, wet pa nga o. Ew. Why would you put pee? What do you think? Then, what is that? Dalawa na aalagaan yun ni ate. Si Ollie. At saka ito. Yung baby. But we won't know if it's a boy or not. Yeah, we won't know pa. Tagal pa. Mga ilang months pa. Maybe ano, next year. Okay. What? Are you happy or not? I don't know. Mamaya si Ai, malamang itsura na naman. Oh no! Dalawa na yung babantayan niya. Pero buti na lang talaga, malaki na si Ai. And si Louie, nakita nyo naman kung paano siya magbantay kay Ollie, diba? Kaya wala namang problema. Kayang-kaya naman natin yan. Ang dinadasal ko lang is sana safe yung pagbubuntis natin at saka safe si baby. Yun lang. Healthy lang siya. Yun lang talaga. Girl or boy, walang kaso. Basta healthy. Pero baka pwedeng singitan po ng boy talaga. Kung maipipilit, sana boy po, no? Pero kahit ano yan, guys. Siguro baliktarin ko. I-root ko kaya ngayon yung girl. Mag-manifest ako ng girl para maging boy siya. Baka sakali. Kasi nung kay Ollie tsaka kay Louie, nag-manifest ako boy. Puro girl lang lumabas. Baliktarin kaya natin ngayon, no? Hindi. Pero basta maging healthy lang siya. Okay na yun, Lord. Anim na kami, guys. Oh my God, ang laki na ng pamilya namin. Tama na. Ayoko na, last na yon. Last na to talaga, promise. Last na talaga. Girl or boy, last na to. Ay, magpapaano na ako. Tawag dito, ligate. Sure na to sasabihin na naman ang OB ko. Sabi ko sa'yo, ilaligate na kita eh. Kasi nga alam niya, hirap ako magbuntis, guys. Sobrang hirap ako magbuntis. Ayoko pa nga nun magpalagate after nung kay Ollie kasi sabi ko, parang gusto ko pa talaga ng baby boy. Naghahabol talaga ako, guys. Pero pag ito, baby boy or girl, enough na. Tama na. Okay na yan. Apat na sila. Hindi pa alam ni Daddy Al. Wait lang. La 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 la. Mukhang umiyak ka. Positive. Umiyak. Pag positive, umiyak. Hindi ba pwedeng happy? Oo nga, happy. Umiyak. Oli! Ate? Mukhang naiiyak. Sabi ate? Dahan-dahan na. Huwag mo muna tignan. Dahan-dahan, babe. Totoo nga. Ano ka? Dalawa. Ang liwanag pa. Oo, ang liwanag. One day man lang siya nag-faint line. Diba? Mm-hmm. Grabe. Sabi pa ni Louie kanina, I know it's a prank. You're pranking me. You're gonna be ate again. Si Ayi ang ano, kamot. Ano ba naman yan? Dadagadagan. Uy, ate na. Wow! Ate! Asakto, pag pinanganak, 3 years old na siya. Yun lang, 3 years old.
Big girl naman na yan eh, no? Ayan, no? Ang hilig niya rin kasi sa baby. So, bibigyan natin siya ng totoong baby. Yeah, kakatawad mo. Ang hilig kasi tumawad na ito ni Oli. Naghihingi ng ano? Ang hilig mag-ano, yung parang pag-ano, yung tuwad. Nice. Iyak ka. Ibibenta pa lang natin yung crib, yung totoo. Oo nga eh. Kasi gagawin ko ng playroom. Pero alam mo, hindi naman natin nagagamit yung crib, di ba? Hindi masyado. Pag ano lang, yung pag kunwari iiwan lang dun sa glit. Oo. Siguro magagamit yun mga isang oras. Eh, paano yun? Gagawin ko ang playroom yung isa. Pwede mo nang gawin playroom. Matagal pa naman eh, no? May ako. May? Due date ko. Oo. Nag-decide ka na lagi. Hindi, nag-ano, binilang ko kasi first day ng last menstruation ko, August 6. Hmm. 7 weeks na to. Nung kay Oli, nalaman natin, 3 weeks pa lang ako. Kasi di ba talagang ano, sa giant kay Oli. Kaya talagang bilang ko. Ito hindi. Unexpected. Unexpected? Ba't nyo ginawa? Charot. Sito, hindi ano kasi. Ano sabi mo? Good job! So pa, baby boy. Pero hindi pa nga. Uya mo na, nandyan na. At least maaga-aga pa. Bata-bata pa tayo. Ano? Kesa ano, antayin ko pa mag-40 ako, mas mahirap. Last na talaga to. Oo nga. Ito na talaga. Yan na yung last na ano mo. Oo, babae or lalaki. Paano kasi sabi ako ng sabi, guys? Nung ano, siguro kaya binigay agad ni Lord. Kasi nung ito lumalaki na, na ano na ako, sabi ko, no. Wala na akong baby. Lumalaki na si Oli. Tapos inaamoy ko siya ng inaamoy. Ganyan. Sabi, want pa ha? Want mo pa pala? Eh di, sige. Pag yan baby boy, ano mo na talaga? Oo. Sabi ko nga, hindi. Ang i-manifest ko ngayon, girl. Girl, para mabaliktad. Siguro naman ngayon, pag nag-gender reveal tayo, boy na, boy ka na. Kaya pala parang aburido. Diba? Ibang level yung rage ko. Rage? Ang tawag dito, diba? Parang bigla akong okay na okay ako. Tapos biglang iinit talaga ulo ko, guys. Akala ko PMS. Kasi ganun na rin ako, diba? Pero ang pinakainan ko doon, nung nasa IKEA tayo, nanginginig ako. Naalala mo yun? Sabi ko pa, pabili tubig, nanginginig ako. Yung sobrang lamig ko. Yung ginaw na ginawa ko sa IKEA. Tapos may kasama siyang hilo. Sabi ko, iba to. Eh, ang iniisip ko rin nung baka dahil dito, nagparot ka na lako. Yun din yung iniisip ko. Buntis pala ang person. Kaya laging, alam ko na eh, kasi pag first trimester, laging malamig yung paakamay ko eh. Ganun na ganun. Pinanood ko nga ngayon eh, yung mga naramdaman ko. Pero ano yun eh, 4 weeks pinainom ako ng pampakapit agad nun. Kasi yun, may pressure yung dito ko. 4 weeks pa lang. Eh ngayon, 7 weeks na, wala naman ako nararamdaman ng parang pressure sa ano. Congrats. Nagpapapayat ako. Kailan nagwo-walking. Naging healthy siguro kasi nagwo-walking ako. Tapos, paras pa tayo, nagbubluta. Nagbluta kami ni Nadian. Siguro yung S-acetyl. Yun yun. Feeling ko. Di ba ganun daw yun pagka ano, nagiging healthy yung mga M. Oh my God, guys. Pero sana talaga hindi ako lumaki na tulad nung nilaki ko nito. Nag 200 pounds ako noon, 210 or 220 pounds. Nung kay Oli. Kaya hirap ako. Ano yan? Kung kailan ibibenta ko na, nabenta ko na yung mga ano gamit. Tapos ibibenta na rin dapat namin yung Nutri-Baby, yung ginagawa namin ng pagkain nito, yung mga puree. Ibibenta na rin namin yun. Basta ililit doon na namin dapat lahat ng mga ano. Pero yung iba na benta ko na talaga, guys. Oh my God! Ayun. Parang ano, biglang na-excite ako. Tapos biglang ang inaalala ko, naapat na sila yung space. Kailangan na talaga makarenovate yung ano. Yung harap. Wala na tayong choice. Kailangan na iparenovate yung balcony namin. Kasi extra room din yun, guys. Kasi, oh my God. Oh my God. Oh my God. Ano yan? Para mag... Sige pa tayo. Yung ano, yung nursery room, paano? Actually, hindi na... Yung nursery room naman ito, halos di na gamit. Puro gamit. Hindi talaga siya natutulog doon. Kasi kapag may newborn ako, talagang gusto ko nakadikit sa akin. Kasi
breastfeeding ako, hindi rin ako nag-ano, yung sa bote, parang ganun. Hindi siya nag, kaya no choice ka. Oo, laging ganun. Pero kaya kahit kinaayin naman eh, laging nasa tabi ko lang din sila. Mas convenient kasi talaga eh. Wala, ang cute, auntie mo. Auntie ko na. Hindi, pero okay yan, mas dikit sila. Kaya na eh. Kasi, Dun din ako, kasi first, sabi ko nga eh, first time ko magkakaroon ng newborn na merong 2 years old. Hmm. Kasi si Aida si 2 years old pa lang siya noon, kasi May. 2 years old, magtuto pa lang siya sa November eh. Si Oli. August, September, October, November. Yeah. December, January, February, March, April, May. May nga. 2 years old pa lang siya noon. November ang birthday nito. Parang sabi ko lang, parang ang cute nun. Kaso, cute siya, pero nakakapagod siya. At least kapag paano may titingin para makagalaw tayo. Hindi naman sa, totally sila mag-aalaga. Parang kumbaga may utusan, may bedtime utusan para sa bata. Kunwari, ako akong gano'n. Bukod pa dito sa helper, sa bahay. Siguro. Okay. Pag nandiyan na, maaari natin, mag-engage mo. Pero yun, umorder ako ng manan. Ang liit lang pala nito. Ang konti naman ito. Ito yung sabi ko, sa iyo. Ito yung small nila. Tapos ito sinigang. Yan ang big. Oh my God! Bakit? Naguguluhan ako. Parang na-overwhelm pa ako. Hindi pa mag-ano sa'yo. Oo, hindi pa nagsisintin na na-overwhelm ako yung setup dito sa bahay, paano. Sige, advance na agad mag-isip na. Pero sa, ang pinaka-hinihiling ko lang talaga sana ngayon, hindi ako maging sensitive yung pagbubuntis ko. Sana parang, yun lang talaga. Yung parang normal lang, nakakilos pa rin ako. Kasi once na pinag-bedrest ako, kawawa si Dada. Kawawa talaga si Daddy. Kawawa yun pagka pinag-bedrest ako. Pero sa ngayon, parang okay naman siya. Ayos ka naman siya. Kasi 7 weeks na ako, wala namang mga ano-ano. Ano lang, parang yun yung sabi ko sa'yo, parang ano, bloated ako. Tapos parang kinakabag ako. Yun lang yung pinaka-naramdam ko. Tapos yun, lamig. Pero yung sakit sa puso, wala. Katulad nung kay Oli, 4 weeks, yun talaga. Parang may malalaglag lagi. May pressure. Pero yung kay Oli, may subchorionic, ano ako eh. Subchorionic ba tawag yun? Hemorrhage. Pero konti lang. Magkikita na naman kami ni Doc. Sabi, ano na naman? Oh, last na talaga yan, ha? Sinabihan na kita. Di ba, girl? Sinabihan na kita. Ano na kita? Kasi nga, ano nga, natatakot nga siya lagi pag nagbubuntis ako kasi nga, sobrang sensitive ko. Pero pag panganak, wala naman siyang problema. Ang bilis ko manganak. Yun lang yung, ano lang, process lang ng pagbubuntis ko. Gigigil na siya. Pero okay na. At least, ano, nakahabol pa bago ko mag-40. Mas ayoko na pag 40. Doon ako mas matatakot. 39, 36 na ako pag nanganak. Oo, tama. Last na yun. Ano isipin mo pa? parang nag-iisip pa siya. Tapos, oo, tama. Last na yun. Ano? Nag-iisip ka pa kung pwede pang isa. Ayoko na. Ano, mga ka naman sa matres. Oh, tama lang. Para, inano ko lang, bibilang lang ako ng... Sinabayan na naman si Iya Bilanya. Si Iya, di ba, buntis na naman? Eh, kasabay ko din yun halos eh, nung kay Oli ata. Ayaw mo niwala ni Lumi talaga. Pero may idea na ako na, baka nga buntis ka. Iba yung, ano mo ng mga nakaraan. Sa ganun gano'n yung mood mo. Di ba nga rin maintindihan eh. Biglang okay, tapos biglang galit na naman. Minsan nagtataka rin ako sa sarili ko. Tapos nagalit na naman ako. Kaya nga minsan ano eh, binibiro ka tapos naku. Nagmimay ng posal ka na yan. Diba? Mm-hmm. Sabi mo maga ka nagkaroon. Parang may part of me, syempre, parang hindi pa ready. Pero, pag nandiyan naman na yan, madali na naman. Madali. Wali mo, nag-iiyak ako paglabas eh. Hindi, at least pag nagpa-breastfeed ako pa. Ano? Medyo ano pa itong dede ko kasi dinidede pa siya. Nag-eme-eme pa rin kasing dede yan siya. Hindi ako yung talagang parang maninibago na naman. Nakabago? Yun din yung isang pang mahirap pa breastfeed.
pag mga una newborn, yun din ang struggle. Sobrang sakit. Parang back to zero ka nun. Diba? Yung umiiyak ka lang. Diba inuntog ko yung sarili ko? Sabi ko na yun, sa IKEA ka lang eh. Sabi ko, bakit ganito? Parang hihimatay no? Kaya hindi kami nag-vlog noon, nag-IKEA kami. Sabi ko, parang mahihimatay ako na matutumba anytime. Tapos parang uhaw na uhaw ako, naewan. Mm-hmm. Ang dami nga nakakita sa ganun sa IKEA. Parang medyo ano din ako. Hindi ako okay noon. Kaya pala talaga. Iba yung toyo mo. Toyo. Ibang level. Kung may toyo ka na nga, parang mas tinayistem pa yung toyo ko. Pero kahit ako na kinukusto ko yung sarili ko, sabi ko, parang nag-guilty ako. Sabi, bakit na naman nag-galit na naman ako bigla? Nagtataka na rin ako yung sarili ko. Kasi sabi mo sa PMS, nagbabago yung pain. Naku, antukin ka. Nila, gumanong ganun ako. Sarap ng caramelized patis. Masarap to, guys. Sarap nga. Caramelized patis. Pero ito sobrang konti. Nakakabitin lang. Pusit. In olive oil. Pa-check up ako kay Dad pag mga ano na, 9 weeks na ako. Kasi ganun din, hindi naman ako ano, mapapa-ultrasound pa. 9 weeks pa pwede. Yung kaya na lang. Ang inaano lang din naman sa akin nun, vitamin D, tapos iron. Eh, yun naman din din yung tinetaste ko. As long as walang ano, walang parang ganun nga, masakit or ano. Abdominal cramps lang minsan, parang kinakabag ako na ewan. Pero sa kusan, wala. Kaya ang sabi ko, hindi ako buntis. Kasi wala akong nararamdaman sa puso. Pero, meron pa na. May growling effect yung puso ko. Pero hindi ka ano mo yung parang kang gutom? Pero sa puso mo. Yeah. Pero hindi, nung mga tanong-tanong, parang pagod eh. Parang hinang-hinang. Mm. Yun lang yung parang, ano, yung nasa IKEA tayo. Mm. Tapos nagsasabi ako, di ba, parang lamig na lamig ako. Oh. Tinatanong ko sila yung nakaraan. Sabi ko, nandito sa bahay. Sabi ko, di ba kayo nilalamig? Tumataas balahibo ko, sobrang lamig. Sarap mo itong video. Lumi, hindi ka pa kumakain. Yummy? Ate, open this. Why? Pregnancy test? Open mo. What does this mean? What does this mean? Pag one line, not pregnant. Ano? Is this a prank? No. Is this a prank talaga? No, it's not a prank. Amuyin mo yung pregnancy test. Ayaw! I knew it. Do you? Is it a prank or no? No. It's not. Yeah. Are you really sure? Yeah. Is it a prank? No. I don't wanna deal with another baby. At least already enough. Mate, I'm pregnant talaga. And it's 7 weeks na. Or 1 month. What? 1 month na yung tummy ko. Tadadadan, tadadan! Mali mo, baby boy. Ayaw niyo ba magkaroon ng baby brother? Ang dami na, ah. Ang dami na. Ayaw mo na. Hindi, big naman na si ano, Oli. Pag lumabas yung baby, magti-3 years old na nun si Oli. 2.5. Oh, di mo yan pag... Matagal pa naman ate. Kung ano, May pa naman ako, ano, mga anak. Next year pa naman. Next year pa. May. Sakto, May. Ano, bakasyon mo. Ayaw ko na! No! Yay? Oh, you're gonna deal with the baby, then not me. I can't carry baby. Too bad. You said yay, so you will deal with it. I was just joking. Too bad. You're dealing with it. Are you happy, ate? Si Louie naman ang mag Are you happy, Louie? Hindi ayaw niya rin? Dami! Sabi mo you want baby brother kagabi. That's nothing. Ayan tuloy, binigay agad. Yeah! Ate again! Matagal pa yan, sa May. Yeah!